Hindi mo akalain ganito kasarap ng manok ang maluluto natin ngayon dahil 2-in-1 na, nandito na lahat. Wala ka nang hahanapin pa. So hiniwahiwa ko lang dito ang aking leg quarters, tapos ay nilagyan ko lang to salt and pepper, turmeric powder, tapos minix-mix ko lang yan. Nag-gloves na ako dito kasi minsan talaga ay nagmamansya talaga itong ating turmeric powder. Gusto ko lang na may massage ito ng mabuti. Tapos ay ibabad muna natin yung ating mga manok. Dito sa ating isang bowl ay maglagay lang tayo ng 2 cups of basmati rice. Ayan. Ilagay na natin dito sa bowl natin yung ating kanin. Ayan. So talagang pagka basmati rice ay talagang long grain po itong klase ng bigas. Maglagay na tayo dito ng mantika at iprito na natin yung ating minasage-massage kanina na manok. Ayan, ang sarap talaga tingnan dito. Dito pa lang talaga nangangamoy na yung sarap nung nilagay nating mga pampalasa dyan. At mas masarap dahil talaga ang pagka naluluto ito. Yung bango ng manok at make sure lang 160 ang temperature po nitong ating manok. Yung inner temperature po. Alisin na natin dyan kapag naluto na yung ating manok. Igisa na natin itong ating bawang at sibuyas. Mix-mix lang natin. Siyempre dito ay naglagay na rin po pala ako ng turmeric powder. Siyempre nilagyan ko pa rin at tinagdagan ko pa ito ng ginger powder. Mix-mix lang natin. At siyempre, ang pasarap din at pandagdag ng aroma, lasa, at yung meron kang nalalasalasahan na bell pepper dito sa ating lulutuin ay talagang iba pa rin yung dating kapag ka nagigisa ka. So, ilagay na natin yan dyan. Pwede rin kayong gumamit ng green bell pepper, more on red pa, kung anong available po sa inyong kusina o sa palengke, ay kayo na pong bahala. So, maglagay lang tayo dito ng tubig, takpan at pakuluan lang natin to. So, yung bigas po kanina na 2 takal ay binanlawan ko muna bago ko inilagay dito sa ating kumukulong tubig. From time to time ay haluin natin. Kapag ka namuuna na siya ng ganyan, lagyan natin ng salt, pepper. Kasi dyan sa part po na yan ay medyo matabang po. Kaya naman lalagyan natin ng according sa ating panlasa. Kapag ka ganyan na ay medyo luto na yung ating kanin, ay isampaw na natin itong ating mga manok na naiprito kanina. Para mas maluto pa yung ating manok. So dinindinan ko lang yan, hinalo ko lang at mas nag-toppings pa ako dito ng cilantro at green onion. Siyempre gusto ko yung merong natutusta dun sa ilalim niyan. Kaya naman yung ibang part ay talagang diniinan-diinan ko lang at mas niluto ko pa ng maayos. Ayan, pinainan ko na po pala dito ha. Dapat mahinang apoy na po. So kung nakikita nyo yung masarap na parte dyan ay yung nasusunog na parte ng ating kanin. Gusto ng lahat yan, kaya naman dinamihan ko yung mga nasusunog na part ng kanin. Dahil yun yung nagpapasarap or nakakagana. Dahil naman kapag ka tayo ay nag-Valenciana, gusto rin naman natin yung medyo may tutong. Serve na natin itong ating simpleng turmeric chicken rice. I hope nag-enjoy ka. Huwag mong kalimutan mag-follow dito sa ating Mami K of Crush Cucina. Bye-bye!